kukunin natin ay ang ating whipped pig na 1 kilo. Gagamit po tayo ng cutter. Pwede po tayo gumamit ng gunting. Ito ang gagamitin natin for scraper sa ating paste. Gagamit tayo ng gloves. And of course, our cold water. 250 grams lang po muna ang ilalagay ko. So, later na po ako magdadagdag after na ma-chill ko po ang ating whippet. So, sa umpisa, yan po yung kulay niya. Okay, scrape off natin. Scrape muna natin yung sides. Tsaka sa ilalim. I-scrape natin siya para lahat mabit talaga ng maigit. Okay? So, mag-i-increase po tayo hanggang pag once pwede na siyang i-speed up to 5 pag malambot na siya. Then, full blast na natin yung speed. So, at first, of course, mag-start tayo ng 1, 2, 3, 4 speed hanggang sa maximum na siya. Pag nakikita na natin na pwede na siyang i-full speed talaga, pag soft na yung paste, okay? Pag matigas pa, wag muna mag-high speed. Ayan, so, nasa minimum speed ko na siya, guys. So, nakita nyo naman, nag-loosen up na siya. Pero, hindi pa yan masyado. So, i-scrape ulit natin. Pero, nakikita nyo yung changes from kanina na very dark yellow. So, ngayon is very light yellow na siya. Okay? So, nag-start na po pag-loosen up yung ating paste. So, pero nakikita nyo, kung i-scrape nyo, sa ilalim, mayroon pang mga dark yellow. Ayan, tingnan nyo. Hindi pa yan na beat lahat. So, from time to time, make sure na nai-scrape nyo talaga yung ating paste, okay? Para walang lump sa ating frosting. Then, ibibit na naman natin ito ng couple of minutes, 1 to 2 minutes po. So, that is more than 1 minute na binit natin at maximum speed. Ayan. So, scrape again. So, konti na lang, guys, ang ibibit natin. So, meron pa akong nakikitang dark yellow. Ayan. So, ibig sabihin, may paste pang hindi na nabibit natin ng maigi. Then, pag once nabit na lahat, completely yung paste, then saka po tayo mag-a-add na ng water. So, mga ilang ano na lang po to, a couple of seconds na lang. At maximum speed. Okay, so yan, pinalampas ko ng 1 minuto para ano tayo talaga na nabit na natin yung ating paste. Oh, so, tingnan nyo naman. Ayan, oh, di ba? Nag-iba na yung hitsura niya. So, from paste to frosting. Pero wala pang water yan. Okay?
So now, ang ilalagay natin ay 250 water. Cold water, guys. So, hindi ko siya uubusin lahat muna. Hatiin ko itong 250 grams. So, at the beginning, maglalagay tayo ng around 125 grams. So, bali 250 grams is 1 cup. Then, ibibit ko ito ng 1 to 2 speed lang. Low speed muna kasi may tubig. Ayun naman nating maligo sa tubig, no? So, 1 to 2 speed lang muna. Okay, mag-start tayo, guys. Ayan, so I can change now to speed 2. So, pansin nyo, hanggang 2 speed lang yan ha. Hindi ko muna final blast. Kasi kailangan ko munang i-scrape ulit dito sa gilid. And sa bottom ng ating mixer. Ng ating bowl, I mean. Sorry. Ayan. So, na-scrape off na natin siya, guys. So, this time, mag-i-speed na tayo. Mag-i-increase na tayo ng speed. Okay? Ang ganda ng ating butter. Tingnan nyo. Yan, no? 125 grams pa lang yan, guys. Pero nakikita nyo na yung kaibahan niya. As in, nag-light na talaga siya. Okay? So, now, i-add natin yung remaining water. Yung remaining na 125 grams, buhos na natin yan. Pero sa pouch, guys, nakalagay doon is hanggang 500 grams na water ang ilalagay natin. So, it's up to you kung uubusin nyo. Pero normally, ako, hindi po ako nag-uubos ng water. Nag-start po muna ako, preparation ko at first ay 250 grams. Then, once na-chill ko siya one day or two days before, bago ko gamitin, chinichill ko siya. Then, saka ako nag-a-add ng water, depende sa paggagamitan ko. For piping flowers, nag-i-stay lang po tayo ng 250 grams. Pero kung gagamitin ko siya for coating, nagdadagdag ako ng water up to 350 to 400 grams of water only. Okay? So, i-speed na natin to ulit ng 1 to 2, 1 muna, then mag-increase hanggang pataas mamaya. So, ayan guys, that is after 2 minutes na pag-beat natin into high speed. So, tingnan nyo naman, from dark, very dark yellow, turns to very light yellow. That's it. Ang ganda, diba? So, look at that. So, diba ang galing ng ating frosting na whipped butter?